istrinya. Itu. Ini wala dito. Yung iba lang, yun. Yung ano niya siguro, yung luto, wasir-wasir niya. Ayan guys, yan talaga na po kami ng tubig dito sa ating tub. Natupi. Sobra kayo yan? Ha? Sobra. Sobra yung? Sobra. Iyos. Dyan na lang. Dyan, dito na. Ayan guys, good morning. At ngayon po guys ay mag-aabono na po tayo dito sa ating pong mga talong. At ito po guys yung unang pagkain pa lang po natin na abono dito sa ating pong mga talong. At ito nga po guys yung talong natin ngayon, medyo bumubuka na siya. Yan, magtitimpla na po yung ating pong mga kasama ng abono. Yung isa dyan. Ayan. Ayan guys, yung abono po na atin pong ginagamit ngayon ay itong 1620. Ito po talaga ang atin pong laging ginagamit kapag mga unang abono po ng ating pong mga talong. Bali yan guys, sa isang tub, 7 balde po yan siya, kaya 7 lata rin po ng sardinas ang atin pong ilalagay dyan. Dahil po yung isang lata po ng sardinas ay katumbas po yan guys ng isang balding tubig. Yan, tutunawin lang po muna namin yung abono dito sa atin pong balde na may tubig. At pagkatapos po nyan, doon po natin ilalagay sa tub para ihalo po natin. Yaw, hindi po natin pwedeng ano yung tub na yaw? Net? Oo, state mo yaw? Pito po yata yung ano? Pito yan. Ito pa rin dati, ganun pa rin. Yan, okay ninyo. Ipantay mo lang dyan, ipantay mo lang. Ilang balde na ba yan dyan? 3. Ako ako isang anunod, isang balinod. Yan, pangilan na yan, Jay? Apat. Panglima.
Kung natin ano yun, yung stick yun, pang halo yun. Ayun yun, yung stick na tinusok na yun, yun. At ito na guys, yung pang pito. Pakita ko lang sa inyo guys. Ito po guys, yung 1620. Yan, medyo natunaw na nga po dahil nga sa matagal na po natin itong stock, itong 1620 na ito. At ngayon nga, kailangan na naman natin magkabuno ng 1620. Kaya ito, magagamit naman po natin ito ngayon. Matagal po guys, matunaw itong 1620. Kahit may stock po siya, hindi po basta-basta matunaw. Yan, nalo ng energy. At kasabay po nito guys, yung aking pong bayaw. Ito ngayon, nag-araro po dito. Para po itong ating gagawin ng palayaan ay magiging okay na. Pagkatapos po nito ngayong umaga na mararo niya ito, ipapakaras na naman natin. Pagtapos po yan maipakaras, ayan, tutudling na po tayo para malagyan na po natin ng plastic mulch. Bago lagyan na po natin yan ng puste, bago po tayo magtanim, papagawaan po muna natin ng mga bahay itong ating ampalaya, yung balag niya. Ito na Jay? Yan guys, oh. Kukulay gatas na siya. Huwag mo muna i-boss lahat yung pati yung abono kasi matutunaw pa yan. Yan yaw, haluin mo na yaw. Yan guys, nagsisimula na po silang magabuno. At yan guys, pagabuno po natin ito, itong atin pong tinunaw na 1620, kailangan po guys, dyan lang po sa may bandang puno niya ibubuos, hindi po dapat matamaan po yung dahon. Dahil nga po sa mayroon din po yung tsansa na pwedeng masunog po itong mga dahon ng atin pong mga talong dito sa atin pong abono. Alam naman po natin na ang abono ay medyo mainit po yan sa atin pong mga gulay, lalo-lalo na sa atin pong mga dahon. Kaya kailangan po ay sa may bandang puno lang ang kanya pong pagbuos natin. Pagbuos nyo po sa abono dito sa atin pong mga talong. Ayan guys, oh. Ito na yung ating mga kasamaan, bakbak na sila sa kanilang pag-aabuno. Yan, at ang ginagawa po namin dito guys, kapag halimbawa po hindi na naabot dun sa dulo yung pag-aabuno, naubusan ka na ng abuno, iniiwan po nila yung lata dyan po sa may bandang tabi ng sa tabi lang po ng talong, para po kapag balik sa pagbalik nila ay yan, matatandaan nila kung saan po sila banda na hindi po nakapag-abuno. Okay, ganyan lang po guys. At ako nga po ngayon guys ay nag-spray po dito sa atin pong mga talong, para po itong mga insekto na ito ay atin pong makontrol. Yung mga insekto kasi ay lagi nang
kumakain sa mga dahon dito ng atin pong mga talong. Lalo-lalo na yung tipaklong na yan, yung mabang uso, yung kulay green. Yan guys, oh, yung talong natin, oh, bumubuka na. Kaya mas lalo pang bubuka yan guys kapag makalipas na yung mga isang linggo itong pag-abono natin. Pagtapos natin mabunuhan, mga isang linggo ito, buka na itong mga gulay natin. Ayan, may nag-text po. Ata, may order. May talong ka pa ba? Ayan. Okay, ayan guys, mamaya po, i-text na lang po natin yung ating pong buyer. Okay, ayan guys, spray mo na ako. Okay, ayan guys, patapos na po sila. At ilang ano na lang, ilang linya? Ito, dalawang linya na lang, no? Ay, sana lang pala. Ito. Yan. Konting-konti na lang. Okay, ayun guys, hanggang dito na lang po muna guys yung update po dito sa atin pong mga bagong tanim na talong, itong Calyx 2F1. Patapos na rin po sila. Kita-kits na lang po tayo ulit sa pagbalik po natin guys. I-update ko na lang po kayo guys dito sa atin pong mga talong kung ano na po ang magiging resulta dito sa atin pong pag-abono. Ngayong susunod na linggo mag-abono na naman tayo. Bali ano kasi guys eh, every 5 days or 7 days po tayo mag-apply po ng abono dito para po mas mabilis pong lumaki itong atin pong mga talong at nang mahabol po natin pagdating po ng kanya pong edad na 50 days ay makapagpitas na po tayo. Sana nga po mabigyan po tayo ng magandang panahon at ito magandang paglaki rin ng atin pong mga talong. Nakaraan kasi guys yung Calyx 2 po natin ay 45 days pa lang, isang buwan kalahati, nakapitas na po tayo. Sana nga po ay ganun din ang atin pong mga Calyx 2 ngayon. Okay, ayan guys, at kung bago pa lang po kayo guys dito sa ating channel, ayan guys, pakilike na lang po at pakisubscribe at pakipindot na rin po guys ang notification bell para updated po kayo guys sa mga susunod pang video dito po sa ating gulayan. Okay, ayan guys, happy farming. God bless.